What's up guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Zik Daniel aka ZD Music. Sa aking mga social media accounts, isa akong musician, vocal coach at recording artist. So nakikita niyo naman sa title ko nung isha-share ko sa inyo, isha-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko bago ko kumanta at mag-perform sa stage. So eto, sa dulo may ibibigay ako sa inyong warm-up na pwede niyong sabayan, kaya make sure tapusin niyo tong video na to para mas marami kayong matutunan. Hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, subscribe muna to, like muna to at mag-comment ka ng mga katanungan mo dyan para masagot ko kagad kung may mga katanungan ka. At i-share mo na rin sa mga friends mo. Ang warm-up kasi guys, napaka-importante yan sa pagkanta natin. Kapag hindi ka nag-warm-up, na-feel nyo ba bago kayo kumanta na parang may nakadagan sa dibdib nyo? Parang hirap na hirap kayong bumuga ng boses. Kapag hindi nyo naunawaan ko anong ginagawa nyo, hindi nyo rin alam kung paano i-convert yung warm-up na yon sa pagkanta. Hindi ka pa marunong kumanta, make sure panoorin mo yung video ko, isang video ko dito sa channel ko na paano matuto kumanta ng nasa tono. Nandyan yan. So kailangan, yun kasi ang pinaka-importante, number one pinaka-importante, kailangan matuto ka munang kumanta ng nasa tono. Kailangan hindi ka maging deftone. Okay? Kasi kapag deftone ka, kahit anong birit-birit mo dyan, pangit pa rin pakinggan. Lagi ko pinapaalala, walang shortcut ha. So, let's start na tayo. So first thing you need to do guys, ang ginagawa ko bago ko kumanta ay ganito. Hihinga ako ng malalim. And with the S sound, like nung unang video na pinakita ko sa inyo, yung warm up. So paano? Ito. Explain muna, mamaya na yung warm up natin ha. Sabayan nyo ako sa warm up mamaya, tapusin mo tong video na to. Para makasabay ka, makapag-practice ka na rin. So explain muna, bakit mo ba gagawin yung S sound na yun? Kasi kung ikukumpara mo ang chan mo, ang diaphragm mo sa isang lobo, kailangan yung lobo na may hangin, pag pinakawalan mo yung hangin, kailangan yung pressure hindi mo bibitawan agad-agad. Kaya pigil, ganyan ang nangyayari. Hindi mo bibitawan agad-agad yan. Kasi kapag binitawan mo, like halimbawa binutas mo yung lobo, puputok, pangit ang kakalabasan. Kaya marami ang kapag hindi nila ginagawa yung ganun technique, yung pressure na yon, marami ang ano, nagsha-sharp, nagpa-flat kasi hindi nila ginagawa yung ganun technique. Hinga ng malalim, kailangan relax lang ang ano, balikat. And pakita ko sa inyo yung tummy ko ha. Kailangan matigas yung tummy para yung pressure na ho-hold nyo talaga. So dahan-dahan yan, dahan-dahan yung bibitawan. Slowly breathe out and so ilang beses mong gagawin yung S sound na yun. So as long as you can, pero ako ginagawa ko yon mga 3 to 5 times lang bago kumanta. And 15 seconds to 1 minute kung hanggat kaya mo, kailangan matapos mo yung 1 minute para makatulong din yun sa practice para makapag-prolong ka ng boses. Nagigets nyo? So ganun siya. So pangalawang ano, technique, pangalawang technique natin which is lip roll. Ganun pa rin ang sistema ng tiyan ha. Ganun din, 15 seconds or 20 seconds, okay na 'yon. Ilang beses mong gawin 'yon, mararamdaman mo nagba-vibrate yung iyong dibdib, nagba-vibrate yung mukha mo kasi yung vocal cord mo rin 'yan. Napapractice mo yung muscle niya at bumubuka unti-unti. Yun yung kahalagahan dyan. Ngayon, next, number 3. Medyo mabilis ha, kasi minamadali ko lang dahil ano, konti lang yung oras natin. Hindi ko kasi matuturo dito lahat guys, pasensya na. So kung gusto mong sumali sa aking online class, ilalagay ko dyan sa description link para makapag-inquire ka. At hindi ako mahal maningil. And number 4 steps, ang gagawin mo, hinga ulit ng malalim. Pataas ang pataas. Bakit ko ginagawa yan? Kasi
pinapractice ko yung vocal placement ko. Paano ako nagbo-vocal placement? From chest to head voice. Okay? So, minsan, kailangan natin pagsamahin ng ating head voice at chest para mas makahit tayo ng mataas na note. Okay? And after that, ang gagawin mo, pang limang tips, hindi ganito ah. Hindi ganyan kasi throat yan. Nandito yung tension yan. Kailangan nandito yung tension sa chest. Nandito yung support sa diaphragm. Okay? So yung gagawin mo, pataas ang pataas. Mamaya may warm up tayo, sabayan mo ko ha. So ini-explain ko muna lahat para maunawaan mo. So ngayon, next naman. Naririnig yung chest? Hindi. Hindi lalamunan. Okay? So ngayon, punta na tayo sa warm-up. Sabayan nyo ako. Mag-umpisa tayo sa S sound. So gawin nating modern to. Kailangan 15 seconds ang pinaka madali. 15 seconds. So 20, okay lang. Pero mag-umpisa muna tayo sa 15 seconds for starting natin. So anong gagawin natin? Which is, relax your shoulder, chest. Kasi pag gumanon yan, ang tension nandito yan. So, okay? Then, gagawin mo yon 3 beses hanggang 5 beses. So, sunod, ang gagawin mo naman, 1, 2, 3, go! Hanggang saan kaya mo, bahala ka. Depende kung sa'yo, kung hanggang ilang minuto ka magwa-warm up, nasa sa'yo yon. So bago ako kumanta, kailangan mo rin mag-rest para yung lalamunan mo hindi masyadong stress din. Kasi hindi naman may stress yan kung tama yung effect ng technique na ginagawa mo. Like for example, pag ang tiyan mo yung nangalay, diaphragm yon. Pero pag ang ulo mong sumakit, head voice yon. Ganun lang yon. Kasi sa pagkanta, kailangan mo ng vocal placement. Kailangan mong kumanta ng halimbawa, first song muna, ang stanza, chest muna. Sunod, diaphragm, supportahan mo ng diaphragm. Then, magsiship ka ngayon sa head voice. So, mabilis sa tutorial lang to. So, ngayon, mag-upisa tayo ng warm-up natin. Ang next warm-up naman, tumataas yung hit ng note ng ating tono para ma-practice mo yung head voice mo. Ngayon, the next naman, ang gagawin mo na ganito, sabayan mo na ako ha. Diba? Number 1, S sound, and number 2, lip roll, and number 3, ito na yung gagawin mo. After ko, ikaw naman. Gawin nating modern. Ah.
So, yun yung gagawin mo bago ka kumanta. So, di ba? Chest muna. Ha, ha, ha. Iwasan mo mag-shaky voice, ha. Ha. So, napapansin mo, tumataas yung range ng boses. Nagsiship papuntang mixed voice, head voice, and chest voice. Okay? So, ngayon, susunod mong gagawin, ito naman. Ha. Pataas sa pataas yan. So pag nabibiting ka na, kailangan pahingan mo muna ang boses mo and ulitin mo na lang ulit yon. Okay? Sabayan mo ako dun sa warm-up na yon. Isang napakalaking benefit yon sa boses mo pag nagawa mo yon. Okay, sana may natutunan ka sa mga ginawa natin ngayon. At kung gusto mo magpaturo online, yan, pwede ka mag-join sa aking online class. Lalagay ko dito or sa description link yung Facebook page ko para maturuan kita ng mas maayos. Mas maganda kasi one-on-one para masabi ko sa'yo kung ano yung mga mali mo. So lahat ng mga coach, hindi kayang pagsabay, hindi kayang pagkasyahin dito. At saka isa pa, maraming magagaling kumanta pero hindi nila alam ang ginagawa nila. At marami rin vocal coach na hindi magagaling kumanta, hindi nyo appreciate ng boses, pero magaling magpaliwanag sa theory. Okay? Alam nila kung anong tama nilang gawin. Hindi nyo nga lang gusto yung boses. May mga ganun eh, di ba? So maraming mga coach na ganyan. At hindi kasi pare-parehas. For example, may galing ka na hindi ko kaya. May galing ako na hindi mo kaya. Okay? Sana marami ka natutunan at huwag mo kalimutan ulit mag-subscribe, like, and share at comment dyan. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ako nga pala si Zik Daniel, aka Zay The Music. Peace out!